labanan ang kahirapang kinamulatan. Nagpakababa ako. Nilunok ang lahat ng pang-aalipusta. Bumabangon sa hampas ng pagsubok. Pero bakit ayaw akong tigilan ng pait ng marabaan at lagpas sa lukuyan? Ito ba ang itinakda sa akin ng kapalaran? Hanggang kailan ako magtitiis? Kailan ako makakawala sa tanikala na pagiging sawing palad? Umaasam ako na balang araw, darating pa ang bagong umaga. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sabi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras, dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Oh, eto na ang baon mo, anak. Ay. Ilagay mo na dyan sa bag mo. Akin na po. Anak, huwag ka na lang sasabay ko mga isa mga kaklase mo, ha? Para hindi ka nila tinutukso. Yun naman po talaga ginagawa ko, eh. Sumisimple po ako kapag lunch break namin. Kaya kumain. Lumalayo ako sa kanila nang hindi nila napapansin. Tapos doon ako kumakain sa hindi nila nakikita. Anak, pasensya ka na sana. Kung hindi namin maibigay ng itay mo ang mga kailangan mo. Naiintindihan ko naman po, inay. Tsaka hindi kayo dapat humingi ng pasensya. Alam ko naman po, mahirap lang tayo. Kaya nga, gusto ko makatapos ng pag-aaral para kapag nakatapos na ako, matutulungan ko na kayo. Gusto ko po kayong iahon sa kahirapan. Kayo ng itay at ang kapatid ko. Pumasok na po ba sa school si Joanna, Nay? Oo, Vincent. Kanina pa. Ganun po ba? Siguro. Di na naman nakapagbawa ng matino ang kapatid ko. Ay, naawa nga ako sa kanya. Kaya lang, gustuhin ko mga bigyan siya ng masarap na baon. Wala naman akong pera maibibigay sa kanya. Hayaan niyo, Nay. Kapag nakakita ako ng magandang pagkakakitaan, tutulungan ko kayo. Nangawa na ako sa inyo. Lalaki ako pero wala akong maitulong. Hindi naman kita inuobliga. Ang pakiusap ko lang, Vincent, umiwas ka sa masamang barkada at bisyo. Malaking tulong na yon para sa akin. Oo, Nay. Promise ko po, hindi ako magiging pasaway. Maraming salamat, anak. Ay, maswerte pa rin ako sa inyo. Dahil mabuti kayong mga anak. At ipinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Eh? No. Ito na lang ako pupwesto. Hindi na nila ako mapapansin dito. Gutom na ako. Kakainin ko na itong baon ko. Tamang-tama. Nagbaon ako ng asin at mantika. Para yun ang ulam ko. Mabubusog na rin ako nito. Sarap na. Sarap na rin. Pabilis lang ko yung pagkain ko. Para makabalik agad ako sa classroom namin. Hindi na namin makikita. Ano kayang pinakain mo? Kanin? Ang sarap mantika? Pwede ba? Huwag mo ako pagtawanan. Kaya pala, hindi na wala. Tumago ka pa, kala mo, hindi ka namin makikita. Pinatayin sa baon. Ay ba? May sabay dito.
Ikulo! Ano kayo? Tanda-tanda na kasi, nilenda rin mo rin. Sabi kayo? Umayos na sabi kayo? Alis na! Sumusobra na sila. Gusto mo sigurin kung mga kaklase mo? Kuya, di magandang ginagawa nila. Na! Hayaan na lang natin sila. Hayaan? Inaapi ka nila. At hindi ko mapapayagan yun. Eh, hindi naman makakatulong kung papatulan mong mga yun eh. Baka mamaya yan, tayo pa mapasama. Tapos sasabihin ng mga magulang nila, matatanda na tayo para pumatol pa sa kanila mga anak. Mga abusado sila eh. Ako nang bahala, kuya. Iiwas na lang ako sa kanila. Kung pwede pagpasensyahan, hindi pagpapasensyahan ko. Gustong-gusto ko kasing makatapos ng pag-aaral. Kaya nga kahit mahirap, titiisin ko na yung lahat para sa kinabukasan ng ating pamilya. Oh, ba't nagmumukmuk ang anak mo? Ano ba nangyayari sa kanya? Eh, kasi naman, tinuksan ng mga kaklase niya. Napahiya, kaya ganun. Ang sabi ko sa inyo, patigilin niyo na siya sa pag-aaral niya. Abado! Kahit man ako, matatawa sa kanya eh. Tingnan mo ha, 15 anos na, nasa grade 5 pa. Ay kung hindi pa naman kayo mga siraulo eh. Pinagtsatsagaan niyo pang pag-aralin niyan eh, bokol naman. Abado, ano ka ba na? Naririnig ka ng anak mo? Bueno! Totoo naman ang sinasabi ko ha. Bakit? Mali ba ako? Tingnan mo nga, nakakahiya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo kung magsalita ka, parang hindi mo siya anak eh. Hindi ba dapat suportahan mo siya? Mabuti nga kahit papaano, nagsisikap si Juana na makatapos. Kahit elementary man lang. Kailan? Pag pumuti na huwak. Nagsasayang lang kayo ng oras sa walang kabuluhan na yan. Carmelita, itong tanda mo ha. At itaga mo sa bato. Hindi mangyayari sinabi mo dahil 100% hindi makapapasa ang anak mo kahit kailan. Bullshit. Bakit ba hanggang ngayon inis na inis ka pa rin? Kalimutan mo lang ngayon. Dapat magsaya tayo. Naaasar lang ako sa maginang yun. Nangangatuhin lang pa eh. Wala namang karason-rason. Bakit hindi mo nalang pabayaan? Malay mo, makatapos ng pag-aaral si Joanna at makatulong sa'yo. Kailan? Pare, pati ba naman ikaw naniniwala sa pantasya na maging ako? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, tingin na nga natin yan. Minom na lang tayo. Sige. Na. Oh, tagay. Pero alam mo, maswerte ka. Bakit na naman? Matalino ang anak mo. Hindi tulad ko, malas. Akala ko ba, iinom na lang tayo? Bakit sa tono ng pananalita mo, babalik na naman tayo sa usapan kay Joanna? Pasensya na. Bigla ako na naman kasing naisip eh. Amado, hindi ka malas sa anak mo. Maswerte ka, ha? Dahil bukod sa mabait na, masikap pa. Masikap? Bulag ka ba, parin Fredo? 15 anos na, grade 5 pa rin. Anong pagsisikap doon? Pare, hindi ko man lang siya maipagmalaki. Ang totoo nga, parang gusto ko nang kalimutan na anak kong Joanna na yun eh. Oo. Kahit anong gawin mo, hindi mangyayari ang sinabi mo. Pero may naisip ako sa sinabi mo, para. Ano? Balik na rin kaya natin ang sitwasyon. No. Tayo, bilang mga ama. Oh. Sa palagay mo, nagagawa kaya natin ang gusto ng mga anak natin? Hindi kaya nila tayo ikinahihiya? Ipinagmamalaki kaya nila tayo bilang mga ama? Teka, pare. Pinatatamaan mo ba ako sa mga sinasabi mo? Pare, sinasabi ko lang. Ako yata ang pinaringgan mo eh.
Ano ba akala mo? Bobo ako? Katulad naman ako na hindi makaintindi? Hindi sa ganun pala. Diretsay mo na ako. May galit ka ba sa akin? Kaya ka nakapagsasalita ng ganyan? Pare, wala. Anong wala? Pambira ka pa. Ako pinalihinggan mo eh. Pinagtatanggol mo, bobo man ako. Sige, magkampi-kampi kayo. Dahil pare-pareho kayo mga bobo. Pare, mga bobo kayo lahat. Tama lang na hindi ko pinatulan si Amado. Lari mangyayari. Baka kung saan pa kumantong yun kung hindi ako nakapagtimpe. Naalala ko na naman tuloy ang sinabi sa akin ng anak kong si Nico na hindi ako dapat na nakikipag-inuman kay Amado dahil siguradong gulo lang ang mapapala ako. Kaya lang, kaibigan ko naman siya. Paano ko siya iiwasan? Ako na nga lang halos ang nagtsatsaga at nakikipag-usap sa kanya. At dahil halos lahat, iniiwasan na siya. Bahala na. Susunod, iiwasan ko na lamang na magsalita ng mga bagay na alam kong makasasakit sa kanya. Lintik na predong ina. Inisulto ko. Kala mo kung sino makapagsalita. Pobre din naman katulad ko. Sayang lang ang oras ko sa pakikipag-inuman sa kanya. Wala naman akong nahika. Kundi sama lang ng loob. Sa susunod na magkaharap muli kami. At pinagsalitaan niya ako ng masama. Hindi lang minsan itutumba ko. Kundi siya na mismo. Hindi ang papayag na muli pa ng insulto ng pagkalalaki ko. Hindi na. Joanna. Oh, Kuya? Ang hipag mo mag-aaral ah. Hirap na hirap na nga ako eh. Lungon mo naman ako. Hindi ko rin alam yan eh. Alam mo namang di ako nag-aaral. Di pangalan nga. Hindi ko alam kung paano ko isusulat. Ay, oo nga pala. Hayaan mo, Kuya. Tuturuan kita. Talaga? Oo. Ayos yan ah. Hello, matututuhan ang kapatid mo sa mabong katulad mo. Tay? Halika ka nga rito. Sakit. Talagang masasaktan ka. Eh, bitiwan niyo si Joanna. Huwag ka makialam dito. Tumabi kita. Pero, Tay. Gusto ko lang turuan ang leksyon ng babaeng to. Ano po bang kasalanan ko? Malaki ang kasalanan mo. Pinahiya mo ako. Kaya ihanda mo sarili mo sa gagawin ko sa'yo. Itay, ano pong gagawin niya sa lupit na yan? Nagtatanong ka pa? Ha? Ha? Tatali kita bago kita isilid sa sako. At itatapong kita sa ilog kasama ng mga basura. Itay! Dahil doon ka basta babagay. Wag mo! Ano ginagawa mo kay Joanna? Huwag ka mag-alam dito. At anong gusto mong gawin ko? Panoorin lamang kita habang minamaltrato mo ang nako. Karapatan ko yun. Dahil ako ang ama niya. Gagawin ko kung anong gusto ko sa kanya. At hindi mo ko mapipigilan. Sige. Subukan mo. Anong? Kung hindi ko itarak sa katawan mo ang kutsilyong ito. Sobra ka na. Sinasaktan mo na ang damdamin ng anak ko, pati katawan niya gusto mo saktan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Amado, ano ba tingin mo sa kanya, hayop? Tao ang anak mo, Amado, tao! O yan, sige. Magsama-sama kayo mga inutil. Huwag mo na silbi. Mga bobo! Ikaw ang walang silbi! Irresponsable ka ba, batugan? Huwag ka nang babalik pa dito! Hayop! Nagawa ng asawa mo yun sa'yo, Amado? Oo, inay. Aba? At talagang handa niya akong patayin kung hindi ko tinigilan si Joanna. Aba, ilintik din talaga ugali ng babae niyo, ano? Ugaling squatter. Palibasan, lumaki sa sobrang hirap ng buhay.
Eh, ewan ko ba sa'yo? Kung ano ang nagustuhan mo doon, ang dami namang matitinong babae dyan. Huwag niyo na ako sisihin. Ha? Minahal ko siya noon. Pero ngayon, naasa na ako sa kanya. Saka, anong sinasabi niyong laking squatter siya at sobrang hirap? Oo! Ah! Pare-pareho na naman tayo nakalagayin. Oo nga. Eh, pero hindi naman tayo katulad niya na halos mag-gildin na lang kasi sa sobrang kahirapan. Abe, ako kahit papano, nakakapaghanap buhay ako noon sa palengke, sa pagtitinda. Eh siya, labandera na noon. Hanggang ngayon, labandera pa rin. Aba, hindi ka kayang buhayin noon. Kaya tama lang na nandito ka. Ako bahala sa'yo. Well, baka naman sa una lang kayo mabait sa akin. Ano? Baka pagdating ng oras na nagsawa na kayo sa pagmumukha ko. Alipustahin niyo naman ako. Ay, hindi mangyayari yun. Mahal kita, anak. At kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. At aalagaan kita. Ulihayaan niyo. Pinangangako ko sa inyo, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Didiskarte ako at tutulungan ko kayo. Umasa kayo, Nay. Ikaw, ha? Kung hindi pa kayo nag-away ng asawa mo, hindi pa ako pupuntahan dito. Ay, sana pala lagi kayo nag-aaway. Para madalas mo akong pasyalan dito. Huwag kang mag-alala. Wala na akong balak na bumalik pa doon. Huh? Sa ginawa niya sa akin, hindi ko nagugustuhin pa na makisama sa kanya. Ibig mo sabihin? Sa'yo na ako titira. Tingo. Yun eh, kung papayag ka. Of course! Siyempre naman, ikaw pa. Kahit anong oras, welcome ka sa bahay ko. Problema lang. Wala akong trabaho. Baka magsawa ka. Bakit? Inoobliga ba kita? Amado, wala kang po problemahin sa akin. Ako nang bahala sa lahat. Basta. I-promise mo sa akin, pangking ka na. Kung hindi ka nababalik sa pamilya mo kahit kailan. Ay, ipapangako mo ba? Ha? Amado? Jonah? Kuya? Nasaan ba si Inay? Umalis. Hinanap si Itay. Ano? Bakit kailangan ba niyang gawin yun? Kuya, tatay pa rin natin siya. Pamilya pa rin tayo. Para sa akin, mas mabuti nang wala dito si Itay. Mas magiging tahimik ang buhay natin. Lalo naman siyang naituturo sa atin, di ba? Pabigat lang siya kay Inay. Kuya naman. Di ba, totoo naman ang sinabi ko? Mas masaya nga kung wala dito si Itay. Hindi natin kailangan sa buhay natin ang isang responsabling ama. Eh bakit dito mo hanapin ang asawa mo? Kala ko ba pinalayas mo na siya? Eh Inay, galit lang ho ako kasi... Kasalanan mo! Eh matik mo nang patayin yung anak ko eh! Dahil lang sa pagtatanggol mo sa wala mong kwentang anak. Heh, buti nga sa'yo. Inay, inarin ho kayo. Siguro kayo man ang nasa kalagayan ko. Baka ganun din ang gawin nyo. At saka, ako mo naman si Juana, hindi mo ba? Uy, ano? Kinampihan mo yung anak mo. Kaya kakampihan ko rin ang anak ko. Amanos kaya na tayo. Kaya naman pala ganun ang ugali ng anak nyo dahil nagmanos sa inyo eh. Ang sasama na ugali nyo. Ano? Anong sinabi mo? Ha? Kung hindi nyo naintindihan ang sinabi ko, bahala kayo. Ayoko na makapag-usap sa inyo. Dahil baka hindi ako makapagpigil. Patulad po ho kayo. Dapat! Tinatakot mo ba ako? Ha? Lalabanan mo ako? Ha? Hindi ha? Ho! Pero Inay, kung pipilitin niyo ako, baka... Abawal lang yang ito. Wala kang galang ha. Ako na ina lang iyong asawa. Magagawa mo labanan? Ah, tama palang desisyon ni Amado na iwan ka. Dahil hindi ka mabuting asawa. At ang anak niyo, kayo, mabubuting tao? Nay Sidra, tingnan niyo muna ang sarili niyo. Ano? Bago ho kayo maghusga ng kapwa niyo.
Aba talaga naman. Naku eh, umalis ka na. Umalis ka na. Sabihin niyo sa anak yung irresponsable at tamad. Hindi kami siya kailangan ng mga anak ko. Magubuhay kami kahit wala siya. Kahit wala kayo. Aba eh, wala ka man lang gagawin, Amado. Binastos na ako ng asawa mong yun. Pababayaan mo lang. Hayaan nyo na ho. Total, hindi na rin naman ako babalik sa kanya. Aba eh, dapat lang. Dahil kung gagawin mo yun ha, ako ang unang-unang makakalaban mo. Nay, Nay, relax lang kayo. Oh, relax. Sali kayo. Ano? May pakikilala ako sa inyo. Ano yun? Para mawala ang init ng ulo nyo. Tara, doon tayo sa may pinto. Sino ba yun? Basta. Pagkakabirahan ba yan, ha? Pwede. Oh, yan. Buksan nyo na. Aba. Jaran. Ay, magandang gabi po. Amado? Sino siya? Siya ho, ang bagong manugang nyo. Ha? Ang bagong asawa ko, si Odessa. Oh, sige, sige, kumain ka pa. Busog na ho ako. Tama na ho, mamaya naman. Ay, hindi, hindi. Ang dami pa nito, oh. Ay, niluto ko lahat ito para sa iyo. Sinarapan ko pa, kaya dapat ubusin mo. Nay, busog na po talaga eh. Busog na ho si Odessa. Baka masobra niyan. Sumakit pansyan. Joke lang. Pero anak ha, maganda siya. Hindi tulad nung hudas na Carmelita na yon. Eh, pangit na ang sama pa na ugali. Nay, kalimutan na natin yun. Eto si Odessa. Ah, oo nga, Odessa, oo. Huwag na ko, Odessa, alam mo, maswerte ka sa anak ko. Bukod sa gwapo na, mabait pa. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Siguro nga ho. O bakit? Huwag mo sabihin, may kulang sa akin. Oh? Bakit? Tingin mo ba sa akin? Alanganin? Bakla? Hindi. Ano ka pa? Ah, Odessa nga pala. Taga saan ka? Anong trabaho mo? Ah, taga kabilang barangay lang ho ako. Ah. At sa club ho ako nagtatrabaho. Isa ho akong GRO. Ah, ano? GRO? Hostess ka? Gulat na gulat ang nanay mo kanina nang sabihin kong GRO ako. Aba, halos hindi siya makapaniwala. Nabigla lang yun. Pero ang mahalaga, tanggap ka niya. Tanggap niya ako dahil inabutan ko siya ng pera? Ano ka ba, Odessa? Hindi ganun ang inay ko. We? Nagustuhan ka lang niya, kaya ganun. Bagaan ang loob niya sa'yo. Sigurado ka? Oo naman. Saka, huwag siyang intindihin mo. Tayo naman ang magsasama eh. Kaya wala siyang kinalaman sa atin. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Okay. Sinabi mo eh. Naniniwala ako sa'yo. Basta, ipangako mo ha. Ano? Kahit kailan, hindi ka na talaga babalik sa pamilya mo. Promise? Sinabi ko na naman sa'yo, diba? May isang salita ako. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Kaya huwag ka na mag-alala. Sayo-sayo na ako. Habang buhay. Inay? Anak? Gising ka pa? Oo. Umiiyak. Kayo? Hindi, hindi. Bakit naman ako iiyak? Sorry po, Inay. Bakit ka humihingi na sorry? Dahil kasi sa akin, nag-away kayo ng itay. Kaya siya naglayas. Ako po may kasalanan. Joanna, anak, ano ba sinasabi mo? Wala kang kasalanan. O may dapat man tayo sisihin, walang iba kundi ang iyong ama. Dahil ginusto niyong mangyari ang lahat ng ito. Hindi mo kasalanan ang nangyari. May kumakatok. Ako na. Sandali. Nandiyan na.
Sinong... Pwede ba akong tumuloy? Kayo? Bakit pa kayo nagbalik? Pagkaraan na maraming taon, ngayon lang kayo nagpakita. Carmelita, anak. Alam ko malaking kasalanan ko sa iyo. Sa inyo ng inay mo. Napakarami kong pagkukulang pero pinagsisisihan ko na ang lahat ng iyon. Huli na, itay. Wala nang inay. Namatay siyang punong-puno ng galit at hinanakit sa inyo. Belit. Gayun din ako. Dahil pinabayaan niyo kami. Hinayaan niyo maging miserable ang aming buhay para lang mapagbigyan ang gusto niyo. Ngayon, bumabalik kayo. Para ano? Para alagaan kayo? Dahil matanda na kayo? Sa palagay niyo ba gagawin ko yun sa inyo? Nagkakamali kayo, itay. Dahil simula nang iwan niyo kami, isinumpa ko na sa akin sarili na kailanman. Hinding-hindi ko na kayo tatanggapin pa sa buhay ko. Dahil ayoko! Umalis na kayo, itay. Umalis na kayo! Bago ko pa maisip pagtaguyan kayo, patawarin niyo rin ako. Kung hindi ko kayo magagawang patawarin. Sig, nauna pa ang kita, anak. Aalis ako. Pero umaasa ako na patatawarin mo rin ako sa tamang panahon. Huwag na ho kayo umasa pa. Dahil kailanman, hindi mangyayari ang sinabi mo. Dahil nananatiling sariwa sa aking puso at alaala ang mga ginawa niyo sa amin. At dadalhin ko ito hanggang sa ako'y mapatay. Kapwa-tawad na lamang tayo, itay. Bilita na na. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo! Oo na. Masaya ka ba? Oo naman. Champion ka talaga. Ako pa. Lahat gagawin ko para mapaligaya lang kita. Inaasahan ko naman yun eh. At saka, kinagawa mo naman. Kaya nga gusto kita eh. Ay, napakasaya ko. Ala, isa pa. Huh? Pamaya naman. Pagod na ako eh. Ay, talagang papagurin kita. Huh? At wala akong sasayangin na oras. Ano? Bakit ba kanina ko pa naririnig na tumatakol ang aso namin? Parang may tao sa iba pa. Mabuti pa, babae ko. Asan ba yung flashlight ko? Ah, eto. Sino kaya itong gabing-gabi ni... ang flashlight ko. Sa bandang ngayon, parang may kumaluskos. May tao nga. At isang matanda. Sino siya? Bakit narito sa kaibakura namin? At bakit? Oh, ano nangyayari sa kanya? Lalapit ako. Lolo? Lolo? Ano mo ba nangyayari sa inyo? Nahirap na akong... Ha? Tek! Lolo! Ah, Lolo, pagdamutan nyo na ho, ito na kaya na namin, ha? Kumain kayo. Salamat. Sige. Nabigla ho ako sa inyo kanina. Bigla na lamang kayong natumba. Akala ko kung ano na nangyari sa inyo. Wala naman yun. Eh, sigurado ho kayo, ayos lang. Baka kailangan yung madala sa ospital. Pagod lang ako. Eh, saan ba kayo kaling? Parang ngayon ko lang kayo nakita rito sa lugar namin. Dati na akong nanirahan dito, pero matagal na. Ibang-iba na nga ang lugar na ito.
marami na akong nakikita ng bagong mukha. Kasama na ho siguro kami ni Nico sa mga bagong mukha na sinasabi nyo. Sinasabi nyo kung taga rito kayo. Kung gano'n, ibig sabihin, may mga kamag-anak kayo rito. Pwede ko kayong samahan at hihatid kung gusto nyo. Wala. Nag-iisa na lang ako. Oh? Sige. Salamat, ha? Busog na ko kayo. Konti pa lang yung nakakain niyo. Hindi, busog na ako. Gabi na. Nakakaabala na ako sa inyo. Aalis na ako. Lolo. Kung wala kayong matutulugan, dumito na muna kayo. Ha? Madali mo sa labas. At saka isa pa. Baka kung ano pa mangyari sa inyo. Alam niya naman ho ang panahon ngayon. Nakakahiya naman sa inyo. Wala ho kayong dapat na alalahanin sa amin. Bukas ho ang bahay namin para sa inyo. Sa mga nangangailangan. Lalo pa nga sa mga katulad ninyo na dapat pahalagahan at irespeto. Bakit ho kayo umiiyak, Lolo? May nasabi ko ba kung hindi nyo nagustuhan? Wala. Gustong-gusto kong sinabi mo. Ha? Gustong-gusto ko, ama. Sobra akong napaisip sa mga sinabi ni Lolo Benito. Bakit ganun ang naging reaksyon niya? Hindi kaya may pinagdadaanan siya? Nakakaawa naman siya. Banda na. At kung totoong wala na siyang pamilya, paano na siya? Napakabait pa naman. Madali nga siyang nakasundo ng anak mong si Nico. Masaya silang nag-uusap. At kung pagmamasdan para silang maglolo. Dahil nakikita ko sa mga mata ng matanda, ang sobrang galak kapag kausap niya ang anak ko. At masaya rin ako sa nakikita ko. Kuya, ang aga mo yatang nagising. Hindi ako natulog. Ha? Huh? Bakit? Naiisip ko lang ang mga nangyayari sa atin. Ano? Nakakalungkot, no? Hindi normal ang buhay natin. Ikaw, Joanna, kontento ka ba sa mga nangyayari sa atin? Hindi. Kaya lang, iniisip ko na lang na talagang ganito ang buhay. Hihirap lang tayo at... Hindi maganda ang pamilya natin. Kuya? Nakita mo ba yung bisita kahapon ni Inay? Yung matanda? Oo. Kilala mo? Hindi. Pero narinig ko yung pag-uusap nila ni Inay. Tinawag niya itong Itay. Hindi ibig sabihin mo, lolo natin siya. Alam mo, masyadong magulo, ano? Nakakalito. Ano kayong dahilan? At galit na galit si Inay sa kanya. Katulad din kaya si Itay. Ikaw, Joanna, sa nangyayari ngayon, na iniiwan tayo ng ama natin, galit ka ba sa kanya? Hindi. Bakit? Mahal ko si Itay kahit ganun siya. Amo pa rin natin siya, kuya. Ikaw, galit ka sa kanya? Hindi mo na kailangan itanong yan. Oo. Galit na galit ako sa kanya. Alam mo, kapag naging ama na rin ako, hinding-hindi ko siya tutularan. Magiging mabuting ama ako. Hindi katulad niya. Sa isang irresponsable, mabayang ama. Gusto ko nga, kalimutan na natin na bahagi siya ng pamilya ito. Kuya, ayoko na siyang kilalanin bilang ama. Inay! Gabi na po, tama na po yan.
Malapit na ito, anak. Konti na lang. Kailangan kasing natapos ko ito ngayon eh. Para mayatid na kina Mrs. Tan bukas. At tulungan ko na ho kayo. Ay hindi, huwag na. Sige na ha. Mag-aral ka na lang ng mga lessons mo. Ako na bahala dito. Hoy, ba'y nahihintay mo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Pumasok ka na ako sa loob at mag-aral. Sige po. Papasok na ako sa loob. Ano kaya iniisip mo? Titig na titig sa akin at sa ginagawa ko. Bakit kaya? Eh, mabuti naman. Pinasyalan mo ko dito sa bahay, Amado. O ano? Kumusta na kayo ni Odessa? Maayos naman ako kami. Tahimik ang buhay ko. At sagana ako sa lahat ng pangangailangan ko. Ay, mabuti naman. Hindi katulad sa dati mong asawa. Puro pahirap lang. Huwag na natin sa pag-usapan, Nay. Eto nga pala. No. May dala ako para sa inyo. O, eh, anong mga yan? Groceries. Ah. Idinamay na kayo ni Odessa sa ipinamili niya. Ay, talaga namang hulog ng langit sa atin yung bago mong asawa. Ano? Napakabait. Eh. At hindi ko ripot. Kaya nga gustong gusto ko siya. Huwag kayong mag-alala. Parati ko yung dadalhan ng mga kailangan nyo. Eh, kailangan ko rin ng pera. Ano? Meron ba? Vincent, wala pa ba kapatid mo? Hindi ko pa ako nakikita, Nay. Bakit po? Malapit na, dumilip eh, pero hindi pa rin siya umuwi. Hindi naman niya dating ginagawa ito ah. Baka naman nagpunta lang kung saan. Naku, imposible. Hindi ginagawa ni Juana yun. At kung may pupuntahan man yun, nagpapaalam yun. Eh, saan naman pupunta yun? Ewan ko nga eh, hindi ko alam. Vincent, kinakabahan ako. Buti pa kaya sunduin mo na? Ho? Sige na, hanapin mo na. Sige ho. Diyos ko. Wala naman sana nangyari masama sa anak ko. Wala po sana. Ay, kanina pa ako naglalakad. Pero hindi ko pa rin nakikita si Juana. Saan kaya napuntang babae yun? Napapagod na ako ha. Di naman ako pwedeng umuwi nang hindi ko siya kasama. Sigurado, mag-aalala si Inay. Pero saan ko pa siya pwedeng hanapin? May mga kasalubong ako. Kapit-bahay namin. Tatanungin ko. Baka sakali, nakita niyang kapatid ko. Tol, nakita mo si Juana? Si Juana? Oo. Ay, andun sa tapunan ng basura. Ang ganun ba? Oo. Eh, ano bang ginagawa niya doon? Namumulot ng basura. Ano? Oo, sige, salamat. Eh, wala ka naman. Ano bang naisip ni Juana? Bakit siya ginagawa ito? Pagmamadali ako, pupuntahan ko kaagad siya. Ayan, lalagay ko dito sa sako. Marami na ka to. Uy, may mga yun pa. Kukunti pa. Maghahalap pa ako sa banda doon. Joanna! Ay, si Kuya Vincent. Ano ba ginagawa mo? Kuya, namumulat ako ng basura. Umalis ka na dyan. Ha? Nahanap ka ni Inay. Alalang-alalang sa'yo. Pero Kuya... Dalian mo na. Bago pa mamatay yun sa nervyos. Umalis ka na dyan. Oo na. Oh, sige na. Ilalagay ko lang dito yung mga napulot ko na pwedeng ibenta. Bilisan mo ng paglalakad. Oo. Ay, aray. Oh, bakit? Sakit ng paa ko. Meron yata sugat. Ano ba kasing naisip mo at ginawa mo yun? Akin na nga yan sa ako. Ako na magdadala. Kuya, salamat ha. Kasi naman, gusto ko yan tulungan si Inay. Dahil naaawa ako sa kanya. Alam ko, hirap na rin siya sa paglalabada. Tutulong ka? Sa pamamagitan ng pamumulot ng basura? Oo. Yan, dumi-dumi doon.
Alam mo, magkakasakit ka sa ginagawa mo eh. Ha? Huh? Yan kikitain mo dyan. Kulang pa sa pambili ng gamot. Hindi naman siguro. Nung hindi. Uy, tigil mo yan ha. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Kuyo! Yan mo. Ako na lang ang gagawa ng paraan para matulungan ang inay. Paano? Basta. Ay, kuya. Oh. Tingnan mo. Ang alin? Yung matandang naglalakad doon sa kabilang kasada. Ha? Siya. Siya yung kausap ni inay noong isang gabi. Oo nga, no. Tara, lapitan natin. Kausapin natin si Lolo. Ganyan, mga apo. Oh, Lolo. Anong pangalan niyo? Ako ang Lolo Benito niyo. Kayo, anong mga pangalan niyo? Ako si Vincent. Siya naman si Joanna. Ang lalaki niyo na. Pwede ko ba kayong mayakap? Ay, opo. Sige po, Lolo. Oh, mga apo. Lolo, saan po kayo pupunta? Ha? Sumama na po kayo sa amin. Doon na kayo sa bahay. Hindi po pwede, apo. Bakit po? Saka na lang. May pupuntahan pa ako. Hayaan nyo sa susunod. Ako na mismong dadalaw sa inyo, ha? Talaga po? Oo. Hindi ho ba? Galit sa inyo si inay? Ha? Paano kayong dadalaw sa amin? Tsaka, ano ho bang dahilan? Bakit galit siya sa inyo? May ginawa ho ba kayong hindi niya nagustuhan? May kasalanan ho ba kayo sa kanya? Ha? Lolo? Ginawa mo yun, Joanna? Oo. Namulot yun ang basura? Opo. Kasi gusto kong makatulong sa inyo, inay. Ano ka ba naman? Hindi mo dapat ang ginawa yun. Ha? Kababae mong tao. Baka mapahamak ka. Madami din naman ng mga tulad kong babae ang namumulot doon. O hindi naman ho sila napahamak kahit na. Hindi mo ba rin dapat na ginawa yun? Anak, huwag mo nang ulitin yun, ha? Oo. O sige na, maligo ka na. At magbihis ka. Iba na amoy mo. Sige, o, nay. Hmm? Tama lang. Hindi ko muna sinabi sa kanya yung nakita namin si Lolo Benito at nakausap. Mamaya magalit siya. Tsaka ako na lang kukwento sa kanya. Oh, Nay. Hi. Napadaanoon na naman kayo. Oo, binibisita ko lang naman kayo dito. Aba, ayos tong bahay niyo ni Odessa. Eh, kahit papano, medyo kompleto rin sa kagamitan. Siguro, talagang malakas ang kita niya sa club na pinatatrabahuan niya, no? Eh, nasan ba siya? Tulog pa ho. Alam na naman, puyat yung kagabi. Oh. Gising na ako. Oh. Ayan na pala. Nagising ako dahil sa ingay niyo. Odessa? Nadalaw lang naman ako, Odessa. Anak. Ano bang kailangan niyo? Wala naman. Eto. Siguro naman tama na yung panggastos nyo. Nako, ay nagabala ka pa? Hindi naman itong sadya ko. Pero, sige, tatanggapin ko na. Salamat. Bait na, no? Nay. Oo. Hindi katulad ni ano ba yun? Pahala nun, yung kasi Carmelita. Wala nang maitulong. Bastos pa. Eh, Nay. Pwede ba sa susunod na punta nyo dito? Huwag naman ganito kaaga. Nakakabanas? Puyat ang tao, iistorboy nyo. Atamado, sa susunod ha, kapag dadalaw siya, huwag mong pagbuksan ng pinto kapag tulog pa ako. Maliwanag? Ha? O ano? Ano pang hinihintay nyo? Di pa kayo aalis? Kulang pa ba yan? Sabihin niyo lang, dadagdagan ko. Odessa, sumusobra ka na. Ay, bakit? Amado, hindi. Pabayaan mo siya. Puyat yung tao. Unawain mo na lang. Ay, sige. Aalis na ako. Salamat, Odessa. Wala hong anuman. Sana huwag niyo namang dalasan ng dalaw, ha? Na hindi naman ako mamulube sa kahihingi niyo.
Hindi mo naman dapat na ginawa yun sa inay ko. Huh? At ano gusto mo? Abusuhin niya ako? Eh, hindi naman sa ganun. Kaya lang baka sumama ang loob niya sa'yo. Eh di sumama ang loob niya. Mabuti nga yun. Baka sakali tumigil siya sa kahihingi sa akin. Kasi hindi ko na gusto kong naririnig ko sa'yo. O bakit? May angal ka? Hindi naman. Kaya lang. Uy, naman pala eh. Uy, sinasabi ko sa'yo, Amado ha. Umayos kayo mag-ina. Huwag niyong hintayin na mapuno ako. Dahil pareho kayong mawawalan kapag nagkataon. Tandaan mo yan. Kuya, kanina mo pa hinahasa yung kutsilyo na yun ah. Ano bang paggagamitan mo dyan? Wala. Wala? Eh bakit pinatatali mo masyado? Nangangalawang na kasi. Saka wala naman akong ginagawa. Kaya hinahasa ako. Ikaw, may gagawin ka rin yata. Linisin ko yung sapatos ko. Tsaka tatapalan ko yung mga butas. Eh kasi pinapasok na ng tubig. Pag umuulan eh, tuloy nangangati yung mga tako. Gusto mong palitan ng bago? Eh, siyempre, gusto ko. Eh paano? Wala naman tayong pera. Kailan mo? Mapapalitan din yan. Kailan kaya? Malapit na. Maghintay ka lang. Sana nga. Matupad yung sinasabi mo, kuya. Para naman, hindi na ako tinutupsan ng mga kaklase ko. Magbilang anghel ka sana, kuya. Dito ako pupuwesto. Medyo madilim. Sana magawa ko. Sana hindi ako kabahan. May papalapit. Isang babae. Tamang-tama. Walang ibang tao. Paggagawa ko nang wala makakakita. Yan. Malapit na siya. Hindi ako dapat kabahan. Narito na siya. Kailangan lakasan kong loob ko. Ale. Bakit? Hold up to. Huwag kang sisigaw. Kung ayaw mong itara ko sa katawan mong kutsilo ito. Huwag. Baka na pera mo. Pinsan mo. Heto na. May nakakita. Pulis. Hindi. Tatakbo ako. Mamang pulis! Tulungan niyo ako! Hinahanap ako, mamang pulis! Kailangan makalayo ako. Sige! Baril! Pinabaril niya ako!